kayo everyone. Kumusta kayo? Maraming salamat sa pag-subscribe niyo sa aking channel and road to 2,000 subscriber na ako. Ang tamad ko talaga. Pero okay lang 'yan kahit mabagal, 'di ba? So, ayun, for this video guys, ay tungkol to sa parang kung paano nagsimula yung farm or yung kwento nila. Kasi kinuwento sa akin nung anak ng busko kung paano nagsimula yung papa niya na mag-alaga ng lansa. Or paano yung kanilang farm naging malaki. Na nag-start lang yung papa niya sa maliit lang or kunti lang talaga. So, dahil marami yung nagsasabi sa akin ng posible makapagparami ng gansa and hindi po yung posible. Nasa sayo po yun at nasa technique nyo po kung paano nyo pararamihin ang inyong mga gansa. Hindi po siya nakabase na magsimula ka sa marami agad and then hindi mo alam kung paano alaganin yung gansa. Okay? So, ito yung pinakamagandang ginawa ng busko nung nag-start siyang mag-alaga ng gansa. Dati, simple lang din siya. Isa lang din siyang nagtatrabaho dito sa parang regular na trabahador ng mga kung saan-saan nag-a-apply ganon. And then, yung papa niya or si Lolo, is dito siya nag-aalaga ng gansa sa kanyang maliit na space, which is itong garden dito, or itong parang front yard ng kanyang farm, pag bago ka pumasok dito sa office. So, ito yung kanyang pinag-anuhan ni Lolo, malapit sa kalsada, kasi ito lang yung lupa nila. And then, tapos, nag-start na siya, year 1987. Yun, 1987, kakapanganak ko pa lang nun, or ipinanganak pa lang ako that year. So, 1987 siya nag-start na mag-alaga ng gansa. And then, yung gansa na yun, guys, is binigay lang sa kanya or regalo sa kanya ng kanyang kaibigan na nag-aalaga din ng gansa. So, dito siya nag-start. Hiniram niya tong kay Lolo kasi si Lolo parang naglalaro lang siya ng gansa niya. So, tapos si Lolo, meron si Lolo isang incubator at isang parang hatching room. Yung parang kasing laki din ng isang incubator, ganun din yung kanyang hatching. Parang isa lang, isang partner lang yung binili ni Lolo. Kasi si Lolo ay parang small time lang si Lolo. Pero hindi sukat akalain ng busko na mapapalago niya talaga nanto. So, ayun. Doon siya nag-start sa 1,500 and free range lang. Wala siyang kulungan. So, take note guys, wala siyang kulungan. Paano niya ba napaitlog yung gansa niya? Siyempre, inalagaan lang niya yung gansa niya. Meron pa kain. Meron din siyang So, yung nilagyan dito ng busko ng isda, ng koi, dyan siya, parang painuman ng gansa. Pool yan para sa gansa. Hindi talaga yan para sa isda. So, pinalandscape lang niya to nung naging patok na yung kanyang gansaan or naging marami na siyang gansa. Paano mo masabi na naparami niya yung 1,500 na yun? Anyway guys, isa sa technique kung paano ka makapagparami ng inyong mga gansa is incubator. At isa pa is yung pagkain nyo. Hindi po pwedeng wala kayong pagkain sa gansa nyo at hindi sila mangingitlog talaga. Lalo na kapag wala din lalaki. So, make sure na i-check nyo yung inyong mga gansa. Lagi ko pa ulit-ulit sinasabi na i-check nyo kung ilan yung gansa nyo and then ilan din yung inyong mga babae para alam nyo kung talagang nagsasucces ang inyong pag-aalaga ng gansa. Kasi pwede talagang mangyari kahit kunti lang yan. Basta may incubator ka, parami ng parami yung alaga mong gansa. So, dito nagsimula yung kanyang journey na parang, oh, meron palang dito guys, meron palang pera sa gansa. Kasi, nung napadami na niya yun, syempre, padami na din yung itlog niya. Padami na din yung sisiw niya kasi nga inaalagaan niya. So, pinapakain niya yun. And then, binabalik niya, tas ginagawa niyang breeder ulit yung kanyang mga gansa na mga na-hatch na. Kasi meron siyang isang incubator nga at isang hatching room. So, doon siya nag-depend. Hindi siya as in bukas makalawa, marami ka ng itlog, marami ka ng gansa, or mayaman ka na. So, hindi guys, nung marami na siyang alaga, doon na siya nag-start na bumili ng kanyang lupa or land niya na pinagtayuan niya naman ng kanyang ito yung pinaka dito sa likod. Yung dalawa doon, yun yung dalawa niyang nabili. So, pero, natulong na din yun ng kanyang bangko or pinagkukuhanan ng bank. And
Yung Taiwan kasi guys, dito kung maaano nyo, is napakaganda ng ano nila. Kasi meron silang parang bank farmers. Farmers bank, ganon. Na parang kapag mag-start ka ng farming, mag-finance at magbibigay sila ng financing sa'yo. So doon siya nag-start na magtayo. Kasi pagka backyard lang talaga yung ano mo, hindi ka ganon kadami yung iitlog ng gansa mo. Pero kapag meron kang isang kulungan na maganda, and then merong parang ventilation and controlled temperature talaga yung gansa nyo guys, ang kulungan nila para sa pagpapaitlog nyo ng gansa, tuloy-tuloy po yung 7 months na mapapaitlog yung gansa nyo. So sa isang taon, isang bisis mo lang siyang mapaitlog, and then the rest is mo siya, parang ibabalik mo yung kanyang katawan. After nilang mangitlog sa loob, papabilad mo sa araw, and then sa labas sila magro-ro, maglalaro hanggang sa bumalik yung kanilang itlog, ang kanilang balahibo, kasi maglulugon yan after nilang mangitlog ng 7 months sa loob ng kulungan. Kasi yung kulungan po dito is controlled temperature, hindi siya mainit, talagang malamig lang siya. Para nakadesign siya sa parang paitloging gansa natin. Ganun po yun. Doon po siya nag-start. So, kung masasabi nyo sa 1,500 na meron siya, diba? Marami nga yun. Pero kung ikaw meron ka, it's okay. Kasi hindi ka naman nagmamadaling magpadami ng gansa. Kung gusto mo talagang maging isang racer nun, alagaan mo, alamin mo yung mga ano. And then, mag-invest ka talaga sa incubator. Ganun po yun. Sa kanyang ano. Pag nagkukwento din sa akin si boss about dun kung paano naglago yung negosyo niya, patience talaga, sabi niya, magkaroon tayo ng maging pasensyoso tayo sa oras na parang yung gansa natin or yung mga alaga natin is hindi tayo binibigyan ng madami or hindi masyadong, may time kasi guys na talagang walang mga ano, hindi fertile yung eggs, dun ka maaano kasi marami kang pinakain, marami kang nilabas, pero kung susuko ka kaagad ay wala, talo ka. So doon, ganun po yung farming. Kaya nung nag-start din ako ng babuyan ko, kahit namamatayan din ako, lagi sinasabi ko sa kanya na parang ang pangit pala kasi pagka namatayan ka, lugi ka na. And then sabi niya sa akin, dapat pag nag-farm ka is ready ka sa mga ganung bagay kasi livestock yan, buhay din yung inaalagaan mo. Kaya kung namamatayan ka, okay lang yon, take it as an experience para kung ano man yung maling nagawa mo sa pag-aalaga mo ng kahit anong hayop is maaano mo siya, parang ma-overcome mo siya hanggang sa mag-succeed ka na. Kaya hanggang sa lumago din yung kanyang mga farm. Marami siyang nabiling mga lupa para patayuan ng sarili niyang gansaan. So siya yung pinakamalaking gansaan din guys dito sa Taiwan talaga. Maraming pumupunta dito para bumili ng gansa, ng karne, itlog, or sisiyo, ganon. Kasi yun yung kanyang pangunahing pagbenta is sisiyo talaga. Hindi siya egg. Kasi pag egg lang, is mura lang kasi yung itlog. So, ina ang ginawa niya, 'di ba? Nakita niyo naman sa mga video ko na marami siyang incubator and marami na din kanyang hatching room para sa mga itlog na ipapahatch niya. Kasi doon siya kumikita, guys, sa sisiyo. Hindi po siya kumikita as in sa egg lang. Kasi magkano lang yung egg, 10 NT or 20 NT. So, hindi ka kikita sa itlog lang. Kailangan kumita ka doon sa sisiyo or doon sa karne ng gansa. Kasi kumakain ng karne dito ng gansa. So, yun lang guys yung mapapayo ko sa inyo. Mag-invest kayo ng incubator nyo. And dahan-dahan, wag po tayo masyadong magmadali sa pagpaano. Kailangan aralin nyo siya. So, see you on my next vlog guys. And thank you. God bless us. At maraming salamat sa inyong lahat. Bye!